Jinsky of our channel. Ayan. So, ngayon naman, today's vlog, okay, ito yung karugtong ng ating pinag-aralan yung nakaraan. So, yung ano yung pinag-aralan natin nakaraan? Yung pang-abay na, yung first vlog ko na nagtuturo ako, pang-abay na pamanaan. Pangalawa natin ay pang-abay na pamanahon. And ngayon naman, sabi ko sa inyo, pang-abay na panlunan. Okay? So, ayan. So, bago tayo magpatuloy, okay, balik-aral muna tayo. Tingnan natin kung naalala pa natin yung pinag-aralan natin nakaraan. So, doon muna tayo sa kwento, okay? So, kailan pinanganak si Fernando Amorsolo? Okay, kailan pinanganak? Noong Mayo 3 po, okay? 1892, May 30, 1892. Ayan, pinanganak si Fernando Amorsolo. Saan? Sa Pakumay, Manila. Okay? So, kailan siya nagtapos? Siya, di ba, ang pinakaunang pangkat ng nag-gumraduate sa Universidad ng Pilipinas. Kailan yon? Noong, okay? 1914. Siya yung pinakaunang nagtapos. Okay, unang pangkat na nagtapos sa Universidad ng Pilipinas bilang isang pinto. Okay, 1914. Okay, nagsimula siyang nag-aral, ilang taon? 13. Okay, so ayan. So, si Fernando Amorsolo, ang tawag natin sa kanya ay pambansang, ano nga siya? Pambansang bayani. Okay, ay, pambansang pinto. Okay, ayan. Okay, so doon naman tayo. Sasabihin yung yes kapag ang salitang babanggitin ko ay pamanahon. Okay? Kapag hindi naman, sabihin nyo lang no. Okay? Yes at saka no lang isasagot. Sasabihin lang yes. Okay? Sa mga nanonood, sabihin nyo, sa isip nyo lang yes or no lang. Okay? Sa mga estudyante ko naman, okay, pwede nyo isulat sa papel yung inyong sagot kung yes ba or no. Okay, so babanggitin ko yung salita, yes or no lang. Yes kapag pang-abay na panmanahon, no kapag hindi. Okay, so bukas, ano ba sagot natin? Yes or no? Pang-abay na pamanahon o hindi? Okay, so ang tamang sagot ay, pag sinabi natin, pag ang salita natin bukas, ibig sabihin tumutukoy siya sa panahon, yan ay pang-abay na pamanahon. Kailan? Okay? Sumasagot sa tanong na kailan bukas. Okay? Sunod ay luma. Ayan. Luma. Bawa, lumang damit. So, yung salita natin, luma. So, ang sagot natin, yes or no? Okay? No. Hindi pang-abay na pamanahon. Okay? Sunod ay salinggo. Ayan, salinggo. Okay? Yes or no? Ang sagot po natin? Salinggo. Okay? Sa linggo ako magsisimba. Okay. Ang sagot natin ay pang-abay na pamanahon. So, yes. Ang sagot natin. Okay. Sunod ay pintor. Si Fernando Amorsolo ay pambansang pintor. Okay. Pintor. So, yes or no? Yan. Ang tamang sagot ay no. Pintor ay hindi pang-abay na pamanahon. Hindi siya sumasagot sa tanong na kailan. Okay. So, Mayo 30, 1892. May 30, 1892. Okay? Ayan, pinanganak si Fernando Amorsolo. So, anong tawag natin doon? Anong sagot natin? Yes or no? Ayan, ang tamang sagot ay yes. Sumasagot sa tanong na kailan. Okay? So, ayan. So, naalala na po ba natin? So, ngayon naman, okay? Magpapakita ako sa inyo ng mga larawan. So, magpapakita ako sa inyo ng mga larawan. Okay? Pakitingnan sa aking kanang kamay. Ayan. Ano po yung nasa larawan? Okay? Sa kaliwa. Ayan. O ngayon, sabihin natin kung ano yung nasa kanang kamay.
Okay? Ayan. Ito ay ang underground river. Saan matatagpuan ito? Puerto Princesa. Dito naman sa kabila. Ayan, taniman ng strawberries. Saan kaya matatagpuan ito? Ayan, sa pinggit. Okay? So, ngayon naman, papakita ko ulit sa inyo. Okay, ito. Ayan. Okay, lawa. Saan kaya matatagpuan ito? Ayan, sa ayan, sa Iloilo. Ito ay ang Tinagong Dagat. Ayan, Tinagong Dagat. Matatagpuan yan sa Iloilo. So, ito naman. Okay. Ayan ay saan kaya matatagpuan yan? Okay. Yung falls na yan, ang tawag dyan ay ano? Okay, tama. Maria Cristina. Okay, matatagpuan ito sa Mindanao. Ayan. Okay. So, ito naman, ano yung nakikita nyo? Ayan. Sasakyan. Okay, iba't ibang kulay ng sasakyan. Matatagpuan ito, saan lamang natin ito matatagpuan? Dito lamang sa ating bansa. Bansang Pilipinas. Ayan. So, dahil dyan sa mga pinakita ko sa inyong mga larawan, ayan, dahil dyan sa mga pinakita kong mga larawan, okay, tungkol dyan ang ating kwento. Okay, handa na ba kayo makinig mga bata? Handa nang kailangan mapanood nyo to na o panoorin nyo, unawain nyo yung kwento para masagot natin ang mga tanong. Okay? Ayan. Alright, alright, alright. Okay, ngayon naman, basahin natin ang kwento. Ayan, ang kwento natin ngayon ay ang pamagat ng kwento natin ay sakay na. So, handa na ba kayong makinig, manood kayo ng mabuti para maunawaan nyo ang kwento. Okay, pag-anahin natin ang ating imahinasyon. Okay? Okay? So, basahin ko ang kwento. Tayo nang sumakay sa makukulay na jeep na dito lamang sa Pilipinas. Saan matatagpuan ang makukulay na jeep? Dito lamang sa Pilipinas. Okay? Sa ilang segundo, tayo ay aarangkada na. Puntahan natin ang ilang magagandang lugar sa bansa na tiyak nating kagigiliwan. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Una natin bisitahin ang Puerto Princesa Underground River sa Palawan. Saan tayo pupunta? So, Puerto Princesa. Anong puntahan natin? Underground River. Okay. So, ang Underground River ay tinanghal itong isa sa pinakamabago o pinakabagong magandang tanawin sa buong mundo, kaya hindi ito nawawala ng turistang lugal at dayuhan. Ayan. So, dito sa Underground River, hindi nawawala ng mga turistang pumunta. Maganda nga naman ang lugar na yon. Okay? So, ang kwebang ito na may ilog, okay, ay sinasabing may habang 8 at 2 kilometro. Ayan, ang haba niya, ganoon kahaba. Okay? Upang malakbay ang kahabaan nito, ayan, para makarating ka doon, kailangan mong sumakay sa bangka. Ayan. So, kailangan mong sumakay ng bangka. Okay, madilim ang loob niyan. So, pag pumasok kayo dyan, hindi nyo makikita kapag wala kayong flashlight. So, makikita nyo lang ang loob niyan pag may flashlight kayo. Ayan, makikita nyo yung iba't ibang shape ng bato doon. Okay? Makikita rin nyo dito ang pambihira at iba't ibang hugis ng bato na nalilok sa pamagitan ng patak ng tubig mula sa nakalipas na 100,000 taon. Marami na ang nakalipas. Ilang taon na nakalipas. Okay? So, kilalanin din natin ang binggit. Okay? Tinaguri ang salad bowl ng Pilipinas. Okay? So, sa binggit, o ang binggit ay tinaguri ang salad bowl ng Pilipinas. Okay? Bakit? Okay, sa probinsyang ito kasi, makikita ang pinakamaraming tanawin ng strawberry sa bansa. Okay, sa binggit lamang ninyo, dito sa Pilipinas, makikita ang, okay, strawberry sa taniman ng pinakamalaking taniman ng strawberries. Doon lamang sa binggit. Okay? So, ayan. Okay, pinakamaraming tanawin ng, o pinakamaraming tanim ng strawberries. Ayan. Kaya tinawag din siyang strawberry country. Ayan. Kaya sa tinawag ng strawberry country sa dahil sa daming mga tanim ng mga strawberry. Bukod sa strawberries, bukod pa doon, may iba't iba din uri ng prutas at gulay na nakatanim dito. Ayan. So, tara na.
lalawigan ng dibdib. Okay? So, sulod natin, puntahan ay ang tinagong dagat sa Iloilo. Ayan. Ito ay nakatagong lawa na matatagpuan sa talampas sa tuktok ng bundok. Ayan. Sa tuktok siya ng bundok. Kailangan mo maglakbay para marating mo ang tinagong dagat. Ayan. Okay. Ang lawa ay may sukat na humigit kumulang 3 hektarya at lalim na nasa 80 metro. Ayan. Yun ang haba niya. Ay, ang sukat niya. 3 hektarya. At ang lalim naman noon ay 80 metro. So, malalim talaga. Makikita dito ang iba't ibang uri ng isda. Ano yung makikita doon? Iba't ibang uri ng isda. Yung mga isda na alam nyo, sabihin na doon yun. Iba't ibang uri, marami. Okay? Napapaligiran din dito ng makapal na gubat. Okay? Yung paligid niya, makapal na gubat. Matatagpuan nyo doon ang ibat o mga galang o ligaw na hayop at malagong. Okay? Ligaw na hayop at okay, malalagong halaman. Okay? Siyempre, iba't ibang mga hayop, wild animals nandoon. Ayan. Tayo na sa Lambunaw. Tayo na sa Lambunaw, Iloilo upang mapasyalan ito. Ayan. So, pupunta tayo sa Iloilo, okay, para mapuntahan natin yung lawa ng, okay, ang tagong, tinagong dagat. Okay? Sunod. Sa Mindanao naman natin makikita ang talon ng Maria Cristina. Ito ay sa dulo ng Ilog Agus. Ayan, doon yung matatagpuan sa dulo ng Ilog Agus. Ang Maria Cristina. Saan yun makikita ang Maria Cristina? Ang lugar? Sa Mindanao. Ayan. Ang talon na ito ay may taas na 320 talampakan at kilala sa kanyang kagandahan. Ibig sabihin, itong talon na ito napakaganda. Okay. Napakagandang talon. Paunahing pinagkukunan ng kuryente sa lungsod ng Iligan ang daloy ng tubig nito. Okay? Ano daw ang kinukuha doon? Ayan. Ang daloy ng tubig nito ay pangunahing pinagkukunan ng kuryente doon sa kanilang lugar. Okay? Ilan-ilang ito sa magagandang lugar na pwedeng pasyalan sa ating bansa. Yung mga binanggit kong lugar, yung Puerto Princesa na matatagpuan ng Underground River, okay, sa Benguet na matatagpuan yung maraming taniman ng strawberries at iba't ibang gulay. Ayan, sa tinagong dagat naman matatagpuan sa Iloilo. Ayan, ano pa yon? Ang Maria Cristina matatagpuan sa Mindanao. Okay? Ilang-ilang mga lugar lamang yon na pwede nating pasyalan dito sa ating bansa. Ayan. Okay, hanggang sa muli sa pagsakay sa ating pambihirang jeep. Ayan, yun yung ating kwento ngayon. Okay, pinabagatang sa kanya. Ayan, so, kasunod niyan ay ang mga tanong. Okay, kung nanood kayo mabuti, o nakinig kayo mabuti at nanood, okay, pinanood nyo, or nakinig kayo sa akin, ayan, masasagot natin ang, okay, mga tanong na kasunod. Okay, so ayan. Okay na po. Ayan. Ito na yung mga tanong. Okay, kung kayo ay nakinig, pinanood nyo ng maigi, ayan, nakinig kayo sa kwento ko, okay, masasagot nyo yung mga tanong. So, unang tanong. Itong mga tanong na to ay mula dun sa kwento. Okay. Saan matatagpuan ang Underground River? Ayan. Saan matatagpuan ang Underground River? Okay. Sagot. Sa Puerto Princesa. Ayan, dun matatagpuan ang Underground River. Okay, sunod. Pangalawang tanong. Saan matatagpuan ang pinakamalaking taniman ng strawberry sa ating bansa? Saan kaya yon? Okay, saan matatagpuan? Saan sila pumunta ng maraming taniman ng strawberries? Ayan, sa Benguet. Okay, saan matatagpuan? Sa Benguet. Okay, sunod. Saan naman matatagpuan ang Maria Cristina? Ayan, saan matatagpuan ang Maria Cristina? Okay, sa Mindanao. Ayan, sa Mindanao matatagpuan ang Maria Cristina sa dulo ng Ilog Agos. Okay, sunod. Saan matatagpuan ang tinagong dagat? Ayan, saan matatagpuan ang tinagong dagat? Okay, matatagpuan lamang sa Ilog. Ayan.
So, nasagot ba natin lahat ng mga tanong? Okay? Ayan. So, dahil dyan, okay, basahin natin muli yung mga sinagot natin kanina. Okay? So, basa. Sa Puerto Princesa. Okay? Saan matatagpuan ang underground river? Sa Puerto Princesa. Okay? Nagsasabi kung saan. Okay? Sunod. Saan matatagpuan ang pinakamalaking taniman ng strawberry? Sa Benguet. Ayan. Okay? Sumasagot sa tanong na saan? Saan daw? Saan? Okay? Sinasabi natin yung lugar na saan nangyari yung o saan matatagpuan. Okay? Sunod. Ayan. Saan naman matatagpuan ang Maria Cristina? Okay? Sa okay, Mindanao. Okay? Sumasagot sa tanong na saan? Saan nga? Sa Mindanao. Okay? Saan matatagpuan ulit ang Dagong Dagat? Ilo. Okay? Ayan. So, dahil dyan, okay, tatanungin ko ulit kayo. Okay? Ano ang inyong natutunan? Ayan. Ano ba yung natutunan nyo? Ano ba yung mga tanong na mga tanong sa inyo kanina na paulit-ulit na sumasagot ng lugar? Ayan. Okay, kung saan sinasagot niya. Okay? Alam niyo ba ang tawag doon? Yun ay pang-abay na panlunan. Okay? So, ang pang-abay na panlunan ay pakibasa. Ayan. Okay? So, yan ay pang-abay na panlunan. Okay? Dahil dyan, okay, bibigyan ko kayo ng okay, pagsasanay. Ayan. So, okay? Tingnan nyo na lang to dito. Ayan. At dito. Okay? And then, dito. Okay? Ayan. So, pagkatapos nyan, mga bata, pwede nyo ipasa sa akin. Ayan. Kung nais ninyong itama ko, kung malaman ko kung tama ba yung may natutunan kayo yun. Kung may natutunan kayo sa aralin ito. Okay? Ayan. So, maraming salamat mga bata sa inyong panunood, sa inyong pakikinig, at sa paggawa ng pagsasanay. Hanggang sa muli nating pagkikita, hanggang sa muli mga bata na vlog ko, at mag-aaral naman tayo ng iba pang mga aralin. Okay? Maraming salamat at paalam!